Mahal, ang tagal namang ibigay ng Diyos ang matagal na nating hinihiling sa Kanya. 3 taon na tayong kasalo, pero wala pa rin ang anak na pinapangarap ko. Malungkot na wika ni Daniel sa kanyang asawa. Isang gabi habang sila'y kumakain ng hapunan. Mahal, ibibigay rin sa atin ng Diyos yan. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Magtiwala lang tayo sa Kanya at magtsikang maghintay. Wika ni Karin sa kanyang mister habang hinihimas ang kamay ng asawang nawawala na ng pag-asa. Hanggang kailan yun, Karin? Pag tumanda na ako at uugod-ugod na? Kapag hindi ko na kayang mag-alaga ng baby? O kapag ako na mismo yung aalagaan? Karin, hindi naman na tayo pabata. Sa patanda na tayo. Gusto ko man lang bago ako magkaroon ng reyuma ay makita at maalagaan ko na ang magiging anak natin. Wika ni Daniel na may kasamang hinanakit. Ano ka ba naman, Daniel? Ano ba yung pinagsasabi mo? Naniniwala akong may plano ang Diyos sa atin. Ano bang malay natin? Kaya hindi niya pa ito binibigay sa atin eh dahil sa hindi pa tayo financially stable. Totoo naman eh. Niipon nga eh, wala pa tayo. Paano na lang kung magkaanak nga tayo? Tapos hindi naman natin kayang ibigay yung mga pangangailangan niya. Hindi ba kawawa rin yung bata? Kaya sana mahal, habang nag-aantay tayong magkaroon ng anak, ay magsikap muna tayong makapag-ipon. Nang sa gayon ay kapag pinagkalooban na tayo ng anak, ay hindi tayo mahihirapan. Paliwanag ni Karin sa kanyang mister. Pero Karin, kailan pa yung sinasabi mo? Pag wala na ang edad natin sa kalendaryo? Reklamo pa ni Daniel sa asawa. Hindi mo talaga naiintindihan ang sinasabi ko, Daniel. O sige, halimbawa magkaanak tayo. Sasapat ba ang kinikita mo dyan sa pagsasaka mo? Tanong ni Karin sa asawa. Hoy Karin, huwag mo ngang minamalit ang isang magsasakang tulad ko. Kung hindi dahil sa amin, eh wala kayong makakain. Naiinsultong saad ni Daniel sa kanyang misis. Mahal, hindi naman sa ganon. Ang ibig ko lang sabihin, kapag nagkaanak tayo, ang kinikita natin ngayon ay hindi nasasapat para matustusan ang pangangailangan ng magiging anak natin. Kaya sana ay lawakan mo ang pangunawa mo. Imbis na mabungkad ka dyan sa kakaantay kung kailan ako magpupuntis, eh bakit hindi natin planuhin ang pagdating ng anak natin na ibibigay sa atin ng Diyos? Mag-ipon tayo para sa Kanya, Daniel. Yun lang naman ang ibig kong sabihin. Mahabang litanya ni Karin sa asawa. Sandaling nanaig sa kanila ang katahimikan. Ang buong akala ni Karin ay nauunawaan na siya ng kanyang mahal na asawa. Ngunit maya-maya ay bigla itong nagsalita. Ang sabihin mo, may iba kang gusto. Mahina ngunit may diing wika ni Daniel sa kanyang asawa. Daniel, pag-aawayan na naman ba natin ito? Tugon ni Karin sa mister. Ang akin lang naman, Karin. Gusto kong magkaanak tayo habang kaya ko pang alagaan sila. Magtrabaho para sa kanila. Paano na lang kung bihiyaan tayo ng anak sa edad na 40? Eh, 60 na tayo, tapos ang anak natin ay halos nagdadalaga pa lamang, di ba? Mas lalong mahirapan yun pag nagkataon. Sad ni Daniel sa asawa. Biglang natawa si Karin sa tinura ng kanyang mister. Diyos ko naman, Daniel. Ang layo na ng kinakatakutan mo. Kaya nga mag-ipon tayo, di ba? Para kung sakaling magkaroon na tayo ng anak. Eh, handa na tayo sa lahat ng pangangailangan niya. At saka isa pa, tigilan mo yung pag-iisip sa akin ng hindi maganda, ha? Anong may gusto kong iba? Kung ipagpapalit kita, eh di sana noon pa. Ang daming foreigner sa trabaho ko, no? Medyo naiinis na wika ni Karin sa asawa. Si Karin kasi ay nagtatrabaho sa isang resort malapit sa kanilang lugar. Siya ay isang receptionist at doon niya nakilala si Daniel na isa supplier ng bigas sa resort. Noon pa man ay palagi nang nagsiselos si Daniel sa uri ng trabaho ni Karin. Dahil bukod sa maganda at may tindigang asawa, ay lapitin ito ng mga foreigner na madalas ay guest nila sa nasabing resort. Minsan nga ay naabutan ni Daniel na masayang nakikipag-usap ang kanyang asawang si Karin sa kanilang guest na taga-Poland. Kaya naman pagka-uwing pag-uwi ng asawa, ay agad niya itong inaway. Ano ko ba naman, Daniel? Guest namin yung foreigner na yon. Receptionist ako sa resort.
malamang kakausapin ko yun dahil yun ang trabaho ko. Sambit ni Karin sa asawa. Naputol ang mga alaalang iyon ni Karin nang biglang magsalita muli ang kanyang mister. Sus, ang sabihin mo, wala nang nagkakagusto sa'yo. Di tulad ng dati. May pangiinsultong saad ni Daniel sa kanyang asawa. Hay nako, haba lang to. Pinipilit kitang intindihin pero hindi ko na alam kung anong klaseng paliwanag ba ang dapat kong gawin sa'yo. Naiinis na saad ni Karin sa kanyang mister. Maya-maya pa, ay nilapitan na siya ng kanyang asawang si Daniel. Sabay-sabi ng, ito naman di na mabiro. Sabay ng gisi sa asawang naiinis na. Biro, alam ko may laman yung mga sinasabi mo at para sabihin ko sa'yo, Daniel, hindi ako natutuwa sa biro mo. Inis na wika ni Karin sa asawa. Mahal naman, napakaseryoso mo naman. Huwag kang mag-alala, naiintindihan ko lahat ng sinasabi mo. Nahihingit lang talaga ako sa mga kaibigan kong may mga anak na. Ang saya nilang tignan kasi. Buti pa nga yung mas bata pa sa atin ay may mga anak na eh. Samantalang tayo. Hindi na tinapos pa ni Daniel ang sasabihin. Ngunit nauunawa naman niyo ni Karin. Huwag kang mag-alala mahal. Darating rin tayo sa ganyan. Tugon ni Karin. Oo naman mahal. Naniniwala ako doon na may nakalaan para sa atin. Kaya may maganda akong balita sa'yo. Sambit ni Daniel sa asawa. Ano yun? Usisa ni Karin sa asawa. Nakapasa ako bilang isang waiter sa Dubai. Kahapon lang dumating yung mga papel ko. Masayang sambit ni Daniel sa kanyang may bahay. Wow! Talaga? Hindi makapaniwalang sambit ni Karin sa asawa. Sabi ko naman sa'yo mahal eh. Kaya mo yan. Congrats mahal ha. Masayang wika naman ni Karin. Mag-iipon ako mahal para sa future natin at pati na rin sa magiging anak natin. Sad naman ni Daniel. Pero mahal, kailangan bang sa ibang bansa ka pa talaga magtrabaho? Pwede ka naman dito para magkasama tayo. O kaya mahal, sama na lang kaya ako sa iyo sa Dubai. Maghahanap rin ako ng trabaho doon. Total ay may experience naman ako sa resort. Sad ni Karin sa asawa. Mahal, wag na. Mas mabuting dito ka na lamang sa bahay. Okay na yung trabaho mo sa resort. Ako ang lalaki, kaya dapat, ako ang dapat na mag-provide sa pangangailangan ng pamilya natin at ng magiging anak natin, okay? Makahulog ang wika ni Daniel sa misis. Pero mahal, ang gusto ko mahal, huwag ka nang ma-stress at mapagod. Baka kaya hindi ka mapuntis-buntis eh, dahil sa pagod at stress mo sa trabaho. Ay nako, sige na nga. Pero pag hindi pa sapat ang kinikita mo ha, payagan mo rin ako mga ibang bansa para makatulong ako sa'yo at mapabilis ang pag-iipon nating dalawa. Malambing na sad ni Karin sa mister. O siya, sige na. Wala naman akong magagawa eh. Alam ko naman pag gusto mo, ay gagawin mo. Sana lang ay huwag magmanang magiging anak natin sa katigasan ng ulo mo. Malambing pero may lamang sabi ni Daniel sa misis. Ha? Ako ang pinili mo eh. Kahit magtusa ka dyan. Sabay tawa ng may pagkapilya itong si Karin na maya-maya pa ay nauwi sa mainit na sandali. Samantala isang araw, nasa trabaho ng araw na yon si Karin nang bigla siyang tawagin ng isa sa kanyang mga kasamahan sa trabaho. Karin, halika. Tawag ni Nelly sa kanya. Bakit, Nelly? Nagtatakang tanong naman ni Karin sa babae. Pahinga muna tayo, Karin. Wala pa namang gaanong guest eh. Nangangalay na rin kasi ang mga paa ko. Wika ni Nelly sa kanya. Kaya naman naupo nga sila sa isang couch, malapit sa pinto na dinaraanan ng kanilang mga guests. Nang sa gayon ay makita nila kung may paparating na mga mag-check-in. Habang inihilot ni Nelly ang alay na binti, ay bigla itong nagsalita. Diba ka rin? Naghanap ka ng bagong trabaho? Wika ni Nelly sa kanya. Oo. Kaso kung papuntang ibang bansa yan, ay huwag na lang dahil hindi rin naman ako papayagan ng mister ko. Nag-usap na kasi kami patungkol dyan. Paliwanag ni Karin sa katrabaho. Grabe naman yung asawa mo, Karin. Alam mo, napakaswerte mo dahil ikaw lang ang sinabihan ko nito. Pagmamalaki pa ni Nelly sa kanya. Ano ba kasi yun? Baka mamaya ADH siya na o kaya ay caregiver. Ay nako, dito na lang ako sa bansa natin.
kesa mag-alaga ako nang hindi ko naman kaano-ano. Mariing tanggini ka rin sa kausap. Ako dyan ka nagkakamali ka rin. Dahil wala sa nabangkit mo ang magiging trabaho mo kung sakali. Sad ni Nelly sa kanya. Eh ano ang trabaho yun? May pabitin ka pa kasing nalalaman dyan eh. Naku-curious tuloy ako. Naiinis ng usisa ni Karin sa babae. Okay, sige. Ganito kasi yun. Naghahanap ang manager ng tita ko sa Canada ng isang receptionist. Ikaw ka agad ang naisip ko kasi ikaw lang naman ang pinaka-qualified sa posisyon na yun. Kaya sabi ko sa tita ko ay sasabihin ko muna sa'yo. Kaya yun. Mahabang litanya ni Nelly kay Karin. Maganda nga yung sinasabi mo pero kailangan ko munang kausapin ang asawa ko patungkol dito. Kasi alam mo naman, di ba? Mahirap ang umalis na hindi sang-ayon ang asawa mo, di ba? Nag-aalang ang wika ni Karin kay Nelly. Oo naman, Karin. Naiintindihan ko naman yon. Pero sana, malaman ko ang sagot mo bukas. Kasi kung hindi mo kukunin, ibibigay ng tita ko sa iba yung slot. Sayang naman kasi eh. Paalala ni Nelly. Oo, Nelly. Bukas na bukas ay malalaman mo ang sagot ko. Salamat nga pala sa ibinalita mo ha. Wika ni Karin sa katrabaho. Nang gabi ngang iyon, pagkauwing pagkauwi ni Karin, ay agad niyang kinausap ang kanyang asawang si Daniel patungkol sa napag-usapan nila ng katrabaho si Nelly. Mahal, ano kaya kung ako na lamang ang mga ibang bansa? Tutal ay wala pa rin naman ang mga papeles mo. May oportunidad kasi na sinabi sa akin si Nelly yung katrabaho ko sa resort. Gastos lahat ng company and less than a week ay makakalipad na ako. Kwento ni Karin sa asawa. Ano ka ba naman, Karin? Hindi ba pinag-usapan na natin ito? Ako ang pupunta sa ibang bansa at magtatrabaho. Samantalang ikaw, dito ka lang sa bahay. At sapay na nga ako sa mga magulang mo. Nahalagaan kita. Ano na lang ang sasabihin nila sa akin kapag nalaman nilang ikaw ang pinagtatrabaho ko? Para namang ginawa mo na akong inutil niyan, mahal. Naiinis sa saad ni Daniel sa kanyang misis. Daniel, huwag mo munang intindihin ang sasabihin ng mga magulang ko. Ang importante ay makaipon tayo. Para rin naman ito sa future natin. Paliwanag ni Karin sa mister. Subalit hindi siya nito pinakikinggan. Karin, alam mo kung gaano kadelikado sa ibang bansa. Dito na nga lang sa sarili nating bansa eh. Hindi na tayo ganoon kaligtas. Sa dayuhang bansa pa kaya, lalo na't babae ka pa. Natatakot na pahayag ni Daniel sa asawa. Sandaling nangibabaw ang katahimikan. Maya-maya pa, muling nagsalita si Karin. Di ba mahal? Gustong-gusto mong magkaanak? Tanong ni Karin sa asawa. Aba oo naman, kahit sinong lalaki ay pangarap yan. Mabilis na sagot ni Daniel sa tanong ni Karin. Yun naman pala eh, di payagan mo na ako. Para pag nakaibon tayo, baka sakaling magkaanak na tayo. Wika ni Karin sa kanyang mister. Anong ibig mong sabihin, Karin? Sa ibang bansa, pag nahihirapan ang babae o lalaki na magkaanak, gumagamit sila ng teknolohiya upang maisakatuparan ang pagkakaroon nila ng sanggol. Paliwanag ni Karin sa asawa. Pero nangangailangan ito ng napakalaking halaga. Kaya kung ako sa'yo, ay payagan mo na ako. Para rin naman ito sa kagustuhan mong magkaanak tayo. Dire-diretsyong wika ni Karin sa asawa. Karin, kagustuhan nating dalawa. Hindi yung ako lang. Pagtatama ni Daniel sa misis. Okay, sige. Tayong dalawa, Daniel. Kaya please, payagan mo na ako. Nagsusumamang wika ni Karin sa mister. Okay, sige. Pahayag na ako. Kahit ang kapalit nito ay magmumukha akong inutil. Sige, dahil mahal na mahal kita, Karin. Pero pwede ko bang malaman kung anong klaseng trabaho ang dadatnan mo doon? Caregiver ba o yaya? Usisa ni Daniel. Wala sa dalawa, mahal. Tipid na sagot ni Karin. Ha? Wala sa dalawa? Eh, anong trabaho ang naghihintay sa'yo doon? Tanong muli ni Daniel sa kanya. Madalas kasi kung hindi caregiver, ay yaya ang in-demand sa ibang bansa. Dagdag pa ng lalaki sa kanya. Well, mahal. Receptionist pa rin. Opening kasi ng hotel sa Canada eh. Nangangailangan ng front desk. Kaya yun, inirekomenda ako ni Nelly sa tita niya na naroon sa Canada. Mahabang paliwanag ni Karin sa asawa. Receptionist na naman? Oo, mahal. Huwag kang magalala, mahal.
kasi halos triple lang sinasahod ko sa resort ang magiging sahod ko sa Canada. Sad pa ni Karin sa mister. Ah, kaya pala ang lakas ng loob ng mahal ko ng mga ibang bansa dahil alam na niya ang magiging trabaho doon. Sambit ni Daniel na siya namang narinig ni Karin. Aba oo naman, basta't para sa future natin. Nakangiting wika ni Karin sa asawa. Kailan ba ang alis mo? Tanong muli ni Daniel. Totoo? Pumapayag ka na? Hindi pa kapaniwalang tanong ni Karin. Oo, mukhang okay naman ang pupuntahan mo sa Canada eh. Sad ni Daniel. Maraming salamat, Mala. Hindi ko pa alam kung kailan ang alis ko. Sasabihin ko muna kay Nelly na pumayag ka nang umalis ako. Pambobokong sad ni Karin sa asawa. Ah, so may option ka pala. Pwede naman pala akong hindi pumayag eh. Nagbibirong wika ni Daniel habang nakangiti sa misis. Mahal, 2 taon tayong hindi magkakasama. Sana naman pag-uwi mo ay magkaanak na tayo. Seryosong sad ni Daniel sa kanyang may bahay. Sana nga mahal, nakangiting sad ni Karin at nagkaya kapan sila ng kanyang mister. Kinabukasan ay agad namang pinuntahan ni Karin ang kanyang katrabahong si Nelly. Nelly, tawag niya rito. O Karin, anong balita? Anong sabi ng mister mo? Pumayag na siya, Nelly. Masayang sad ni Karin sa katrabaho. We, totoo? Totoo nga, Nelly. Bakit ba hindi ka naniniwala dyan? Para kasing hindi totoo eh. Pero kung totoo nga, masaya ako para sa'yo. Nakangiting wika na Nelly sa kanya. Aba oo naman. Ako pa? Mahal na mahal kaya ako ng asawa ko. Sus, baka binakmail mo lang ang asawa mo. Well, parang gano'n na nga, Nelly. Pero may problema pa ako eh. Kaya pala, ano naman ang naging kapalit ng pangingibang bansa mo, Ber? At anong problema? Well, para payagan ako ng asawa ko, ay nangako ako sa kanya na pagbalik ko, ay dapat ay magkaanak na kami. Sus, kaya pala pumayag. Pero alam mo ka rin, grabe talaga yung si Daniel, no? Kasi gustong gusto niya lang magkaanak kayo, pero wala pa rin. May problema ba sa inyong dalawa kasi hindi kayo magkaanak? Kahit na ilang taon na kayo nagsasama, ay mas naunahan pa kayo ng mga batang kakilala ko. Yan nga ang problema ko, Nelly. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Ha? Hindi kita maintindihan, Karin. Ano bang problema ang sinasabi mo? Teka, matanong nga kita. Kayong dalawa ba ang hindi magkaanak? Hindi, Nelly. Si Daniel lang ang may problema. Kahit na mong problema talaga ako. Sad pa ni Karin. Ano ka ba? Mag-isip ka na lang ng ibang paraan, Karin. Sambit ni Nelly sa kanya. Wala akong maisip eh. Hay nako, huwag mo muna yung isipin. Ang isipin mo muna ay ang makapangibang bansa ka na. Kaya halika na, ayusin na natin ang dapat mong ayusin. Nang sa gayon ay may process na ang mga papeles mo at nang makaalis ka na. Eto naman, minsan na nga lang akong mag-emote sa'yo eh. Kunwaring nagtatampong wika ni Karin kay Nelly. Hay nako Karin, hindi naman ako makakatulong sa problema mong yan. Hindi naman pwedeng subukan akong galawin ng asawa mo para lang malaman natin kung talagang bawk siya. Tama ako, hindi ba? Para sabihin ko sa'yo, huwag kang haka-haka na si Daniel lang ang may problema at ikaw ay wala dahil hindi pa naman kayo nagpapatingin pareho sa doktor. Kaya kung ako sa'yo, ay kalimutan mo muna yan at mag-focus na muna tayo sa mga papeles mo pupuntang Canada. Suwestiyon ni Nelly. Tipid ng ngiti na lamang ang tinugon ni Karin kay Nelly at nagpatuloy na sila sa kanilang nilalakad. Buong araw silang naglakad ng mga papeles at sa wakas bago matapos ang araw din iyon ay nakompleto nila ang mga kailangan ni Karin papuntang ibang bansa. Yan, tapos na. Good luck na lang sa'yo, Karin, ha? Maraming salamat, Nelly, sa tulong mo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko ito magagawang mag-isa. Sus, nang bola ka pa talaga. O sige na, alis na ako, ha? At naghiwalay na nga ang dalawa. Si Karin ay agad na dumiretso sa kanilang bahay upang ibalita sa asawa ang detalye ng kanyang pag-alis. Mahal, Daniel, alis na ako sa susunod na araw. Ha? Napakabilis naman, mahal. Ay nako, mamimiss talaga kita. Huwag kang mag-alala, mahal. Dahil sa madali lang naman ang 2 taon. At isa pa, mag-video call naman tayo araw-araw. Nang sa gayon ay hindi mo ako mamiss. O sige, mahal,
Basta't pag-uwi mo ha, dapat ay magkaanak na tayo. Ipagdarasal ko na rin yan sa Poong May Kapal. Sad ng kanyang mister at nagkaya ka pa naman sila. At dumating na nga ang araw kung saan ay aalis na si Karin. Mag-iingat ka roon, Karin, ha? Dahil wala ako roon para tulungan ka. At kung may problema ka naman, ay huwag kang magdadalawang isip na tawagan ako. At baka may magawa ko para makatulong sa'yo. Nag-aalala lang sa'ad ni Daniel. Huwag ka nang mag-alala, mahal. Ipanatag mo ang isipan mo. Sa'ad ni Karin sa mister. Hindi, mahal. Nag-aalala lang talaga ako sa'yo sa maaaring mangyari sa'yo roon. Hindi naman natin may iwasan na magka-problema ka doon, hindi ba? Sige na nga, para hindi ka mag-alala, mahal. Kahit na maliit na problema, ay sasabihin ko sa'yo, okay? Pangako yan. Pangako ni Karin sa kanyang mister. At agad namang niyakap sandali ang kanyang mister. At agad namang umalis na. Sa pag-alis ni Karin ay wala namang naging problema. Dahil araw-araw ay nag-uusap sila. Nakapagpagawa na rin sila ng kanilang bahay. At may mga ilang lupa na rin silang nabili. Mabilis ang kanilang pag-angat sa buhay. At lumipas ang 2 taon. At bumalik na nga si Karin ng bansa. Subalit ay may isang pangyayari siyang magiging dahilan upang magkahiwalay silang 2. Dahil sa naisip ng kanyang asawa na magpagalaw sa isang foreigner pagdating nito sa Pilipinas na hindi alam ng kanyang mister. Mahal, susundin na ba kita sa Maynila? Excited na tanong ni Daniel kay Karin. Naku mahal, wag na. Mahal kaya ang pamasahe. Sus, wag mo nang isipin ang pera mahal. Dahil sa kikitain pa natin yan. At isa pa, miss na rin kasi kita eh. Mahal, magkakasama na rin naman na tayo mamaya. Kaya kung ako sa'yo, ay yung ipapamasahe mo para masundo ako, ay gastusin mo na lamang pambili ng pagkain para may handa tayo pagdating ko dyan. Suwestiyon ni Karin sa kanyang mister. Mahal naman eh. 2 taon ka kayang nawalay sa akin. Mahal, huwag kang mag-alala. Miss na rin naman na kita eh. Kahit sige na, ihanda ko muna ang mga gamit ko. Dahil bukas na ang uwi ko, paalam ng kanyang misis. Kung kahit walang nagawa si Daniel, kung hindi ang sumunod na lamang sa utos ng asawa. Ang hindi niya alam ay may kikitaing isang foreigner ang kanyang misis. At ginawa nga iyon ang kanyang asawa. At may nangyari pa sa kanilang 2. Pagdating ni Karin sa kanilang bahay, ay nag-celebrate nga sila. At sa gabi ring iyon, ay may nangyari sa kanila ng kanyang mister na siyang umayo naman sa kanyang plano. Subalit ang hindi alam ni Karin ay nagbunga ang ginawa nila ng foreigner. Mahal, tawag niya sa kanyang mister dahil nag-positive ang kanyang pregnancy test. Ano yun mahal? Tanong ni Daniel, ngunit hindi nagsalita si Karin. Sa halip ay pinakita niya kay Daniel ang naging resulta ng pregnancy test. Positive? Ibig sabihin nito ay magiging tatay na ako? Hindi makapaniwala ang sambit ni Daniel. Kung kahit tumango na lamang si Karin. Kahit sa sobrang saya, ay sumigaw itong si Daniel. Sa wakas, magiging tatay na rin ako. Salamat po Panginoon. Sigaw nito, kahit napangiti na lamang si Karin. Dahil nga sa buntis na si Karin, ay nalagaan na lamang siya ni Daniel. Dahil sa malaki na ang naging ipon nilang mag-asawa at may negosyo na rin sila. Sabi ko sa iyo mahal eh, na maghintay lang tayo ng tamang oras at ibibigay rin sa atin ng Poong May Kapal ang ating matagal nang hiniling. Tama ka nga mahal, saka tayo binigyan ng Poong May Kapal ng anak nang magkaroon na tayo ng maraming pera. Nang sa gayon, ay maalagaan natin ang pagbubuntis mo at mas maalagaan na natin ang anak natin sa sinapupunan mo dahil sa mabibili rin natin sa wakas ang mga kailangan mo at pati na rin ang anak natin. Halatang halata talagang excited ka man ah. Sino ba namang hindi may excite? Eh magiging tatay na ako. Sa ilang taong pagsasama natin, ay ngayon lang tayo binahiyaan ng Poong May Kapal. Nakangiting saad ni Daniel. Kahit napangiti na lamang rin si Karin. At dahil doon, ay nalagaan siya ng kanyang mister. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng kanyang panganganak. Nang maisilang na ni Karin ang kanilang anak, ay wala sa tabi niya si Daniel. Bumisita si Daniel sa kanilang farm. Kaya naman pagkabalik niya sa kanilang bahay, ay agad na ipinalita ito sa kanya ng kanilang kapitbahay. Oy Daniel, nanganak na ang asawa mo. Nasa ospital siya ngayon. Sinugod na namin kanina. Dahil sa narinig, ay dali-daling tinungo ni Daniel ang ospital
na pinagdalhan sa kanyang asawang si Karin. Subalit nang makarating siya, ay laking gulat na lamang niya nang makita ang hawak-hawak na sanggol ng kanyang asawa. "Mahal?" tawag ni Daniel sa kanyang misis, kaya't bigla na lamang nanlamig si Karin habang hawak-hawak ang kanilang anak. "Daniel? Yan ba ang anak natin, mahal? Patingin nga, at nang makita ko kung sino ang pinagmanahan niya." Kaya naman napalunok na lamang ng laway si Karin at nakapagdesisyon na rin siya na hindi siya aamin sa kanyang naging kasalanan sa asawa, habang si Daniel naman ay gulat na gulat nang makita ang mukha ng bata. "Karin, bakit parang hindi Pilipino ang batang ito? Hindi natin ito anak." Gulat na gulat na saad ni Daniel at magsasalita pa sana si Karin nang biglang dumating ang isang doktor. "Anak niyo po yan, sir. Maging ako ay gulat na gulat rin eh, dahil hindi po Pinoy ang anak niyo. Pero pareho kayong Pinoy." "Ganun ba?" sagot ni Daniel sa doktor at matalim na tinignan ang kanyang misis. At nang makalis na nga ang doktor, ay agad na kinumpronta niya ang kanyang asawa. "Karin, alam ko na hindi ako ang ama ng batang ito. E dedenay mo pa ba sa akin na may naging kabit ka doon sa ibang bansa?" Galit na saad ni Daniel. "Anong kabit ang sinasabi mo, Daniel? Naiibang ka na ba? Halos araw-araw ay magkausap tayo. Pagdududahan mo pa ba ako? At isa pa, andyan na ang matagal mong hinihiling na magkaanak tayo. Kahit huwag ka nang magreklamo pa." "Karin, alam mong mahal kita. Kahit sabihin mo na sa akin ang totoo. Anak natin yan, Daniel." Matigas na saad ni Karin. "Hindi ako tanga, Karin. Kung akala mo hindi kita hiwalayan, pwes nagkakamali ka. Dahil simula ngayon, ay hiwalay na tayo. Napakadumi mo. Nagpagalaw ka pa talaga sa iba. Kahit na gustong gusto kong magkaanak tayo, ay hindi ko tatanggapin ang batang yan. Mas tatanggapin ko pa ang mag-ampo na lamang ng ibang bata kesa ang kininang isang batang naging bunga ng pagtataksil ng sarili kong asawa sa akin." Galit na saad ni Daniel at umalis na nga ito. "Daniel!" sigaw ni Karin. Wala nang nagawa pa si Karin sa desisyon ng kanyang asawa. Hindi niya inaasahan na ganoon ang magiging reaksyon ng kanyang mister. Subalit ika nga nila ay nasa huli ang pagsisisi, habang si Daniel naman ay kinamumuhian ng kanyang asawa. Nagpakalayo-layo siya dahil hindi niya matanggap na pinagtaksilan siya ng kanyang mahal na asawa. "Kahit nga talaga araw-araw kayo nag-uusap at matagal na ang pinagsamahan niyo, ay kaya ka pa rin pala talagang lokohin." Wika na lamang ni Daniel na umiiyak dahil sa nangyari sa kanya. Nahalos araw-araw silang nag-uusap ng asawa niya, pero napagtaksilan pa rin siya nito nang hindi niya nalalaman. Dahil doon, ay hindi na nagpakita pa si Daniel kay Karin. Kaya naman mag-isang binuhay ni Karin ang batang kanyang isinilang na bunga ng kanyang maling desisyon. Sa buhay, masakit malaman ang katotohanan. Ngunit kung ang katotohanan ito ang siyang magpapalaya sa iyo, ay marapat na ito ang ating piliin. Tulad na lamang sa ating kwento, kung hinarap na lamang ni Karin at sinabi sa kanyang mister ang totoo na si Daniel talaga ang paog, ay baka marahil natanggap pa nito ang katotohanan hindi na sila talaga magkakaanak pa. Dito na nagtatapos ang ating maiksing kwento, kabarangay. Anong aral ang napulot ninyo sa kwento natin sa araw na ito? I-comment nyo naman sa baba at babasahin ko ang lahat ng yan. Hanggang sa susunod nating kwento, kabarangay. Thank you so much and peace out.